Mama Love's channel. Hello, beautiful people. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po yung mukbang natin. Kakain po kami, tayo, sabayan nyo kami. Yung niluto ni Tatay ngayon, tahong na merong malunggay. Kakaiba po ano, pero gusto kasi namin yun. Tahong na may malunggay, adobong atay ng manok, tulingan po na prito. Tapos yung tapos yung ano, espada na prito. Meron ako ditong isang daing na hingi ko kasi meron ditong champurado. Yung aming sausawan. At syempre, hindi mo walang ating salad. Salad. Green salad. Green salad. Para kusain namin. Ayan. So, kain na tayo. Halika kayo, kain tayo. Come on. Lalagay na ako dito. So, gusto ko itong ano? Gusto ko itong champurado. Champurado para sa mahina ang panga. Naman natin yung ating mga sabaw. Oh, sarap. Pigain ko na to, Hal. Itong lemon dito, ang lalaki. Sobra. Pero pag malaki siya, mas mura. Bakit nga? Kasi, siyempre, pag maliliit, pwede mo siyang ano, mamaya, yung iba. Atay ko, wow, manok pa sarap. Doon. Pwede ako ng atay, mahan. Yummers, atay ng adob. Ay. Magkakamay po uli kami. Thank you. Naku, matigas mali itong ano, sili ah. Yama. Parang ayaw pakain. Kamay po tayo. Ito na naman po si Kaliwete. Diyan ako muna. Naghugas na po kami ng kamay. O, nasa bubo para sa inyo. Tuloy po namin OFW. Para po sa inyo yan. Adobong atay ng manok. Para din po ito sa inyo. Daan po ng coriander. Sarap. Laki ng espada na nabili namin. Ano yun, hal? Isang kilo? Wala pa isang kilo. Ayaw, more than kilo. More than 1 kg. Ito pong espada, bihira lang kami makabili dito. Minsan naman sobrang laki, ano. Ito po, spinach. Ito na yun, kusal. Coriander leaves. Maganda daw ito sa katawan eh. Sobra-sobra yung kanin natin ha. Sa Pilipinas, pag kumakain ka, naubusan ka ng kanin. Madali lang to. Takbuhan lang to sa kapitbahay. Matahimi ka na. Dito okay naman ha. Okay din. Takbo ko sa kitchen. Okay din. Sarap ng tahong.
Kain po muna sa isa sang champurado. Matagal na ito na ano na yung alamang. Pag gusto mo tumagal yung alamang, igisa mo. At hindi mo ilagay sa rep, abot na ilang buwan yan. Kaya nyo lang tsakong ito? No. Tsakong? Walang sabaw. Ha? Walang sabaw. Alin? Tsakong. Harap ng jaing. Ay, matagas-taga. Okay. Hindi siguro ito yung ano. Akin ang ulo. Hindi siguro ito yung daing ng Pinas, ano? Ay, paano parang siya? Ulo talaga. Parang daing na siya dito. Diba, champurado sa kadaing masarap. Alat at tamis. Sarap ng champurado. Pag nagsalubong, sarap. Kidlat. Try mo, hal, oh. Sarap. Try mo. Ito yung tahong, pinalagyan ko sa kanya ng malunggay. Kasi, na-hospital ako na isang araw, kaya, kailan magpalakas. Harap. Saan pa maraming tahong? Sa Baku or Cavite. Ah, oo. Kala ba masarap yun? Dati nung bata pa ako, kumakain kami yung talaba na yung ano lang, inasinat, ano, kinalaman, yung kalamansi lang, kilawin. So marami nun sa ano, sa La Union. Taga La Union si tatay ko, Rosario. Rosario, La Union. Kumusta kayo dito amin, taga Rosario, La Union? Ganit na kuya po. Kumusta kayo amin? Amin nga Ilocano. Musta kayo? Mangantay yun na, nag-imas sa atin niya. Musta po sa mga talabulan, sorsogon. Maraming na agas ang duga, boss. Mga taga sorsogon, hello. Bulan. Irusin. Matnog. Matnog. Karaon na kita. Sarap.
sarap ng Atay, mahal kayo ni Paco. Ang sarap itong... Kahit itong ano, espada. Hindi pa nagagalaw. Ang tulingan. Malasa. Ay, sorry po. Daing. Ang tissue, mahal, please. Tissue. Malabas na naman yung agimat ko. Thank you. Ganun natin. Pasensya na po, maanghang po kasi itong sili namin masarap. Mas maanghang, mas masarap. Lalong ginaganahan. Sale kasi ngayon dito sa tabing bahay namin. Yung supermarket dito. Murang-mura lang. Yan o. Yung kasamok sa trabaho, pag bawa babies, di ba noon? Usong-usong parte sa amin. Yeah, ano, sa hapon yun. Bukas huwag kayo magbawa, may party. Mga kasamok sa trabaho, hindi nag-almusal eh. Para maraming makain. Pagdating na, no? Ng lunch. Dami ng pagkain. Madami. Dami. Ay, mahina na. Dati, ano? Tuwing Webes. May party. Sarap itong ano, espada, lalo na kung paminsan-minsan lang. Ano pa ba ibang luto nito? Paksiw. Sinagataan din ba ito, mahal? Hindi. Sa kanila kasi pwede kang mamili. Oops. Tatawid na nga ako. Sa kanila pwedeng mamili kasi ano lang sila ng dagat. Gilid ng dagat. O malapit sa dagat. Pero sa amin kasi sa Nueva Ecija, walang kasi, dagat. Walang dagat. Kasi rice granary ang ano, Nueva Ecija. Ang meron sa amin maraming bigas. Lalo na ngayon, meron ng patubig dun sa amin. Kaya pwede nang magsaka ng dalawang beses sa loob ng isang taon. Ako din. Sarap naman ng
adobo mo. Pag adobo, kumapalaway ka. Sabi nga ni Clark, sabi na masarap daw yung adobo mo. Gusto niyang gayahin. Hindi naman namin magaya yung ano, pagluluto niya ng adobo. May sekreto yun. May sekreto, may ritual. May ritual hal. Ayan o, oh, yung adobo niya na ano, atay. Subo natin. Sarap. Kahit sa ano, sa Abu Dhabi, pag umuwi kami doon, yung lagi request sa kanya ni Larry magluto ng Abu Dhabi magluto ng adobo. Hal, kumain ka nito. Sarap. Ay, pahingi ako niyan. Anuhan mo ako. Next month po, kita-kita tayo sa ano? Sa Pilipinas. Thank you. Kakaiba pong mukbang na gawin natin doon. Malapit na po. Paa ang gagamitin namin. English na kamay. Gapangan tayo doon. Paa ang gagamitin namin, kakaiba. Ano yung acrobat? Pero press na press yung ano, tahong. Sarap. Ay, pati malunggay. Nung bata ako, naalala ko yung meron kaming tanim na malunggay sa harap ng bahay namin. Laging kalbo. Laging nakakalbo. Laging hinihingi. Hindi nga hinihingi. Maganda sana kung hinihingi eh. Pag nakita namin, kalbo na. Kasi nung araw, siyempre, pag bata ka, medyo maarte-arte ka. Ayaw mo kumain, kanyari ng mga gani-ganito. Ma-appreciate mo lang yan pag matanda ka na, pag may high blood ka na, diabetes. Gusto mo ng mga gulay-gulay. Kaya doon sa mga bagong nanay, hanggat maaari, huwag niyong i-introduce sa anak ninyo yung mga hotdog, tosino, ma'am. Batang edad pa lang sila, mga 5 years old, 3 years old. Maganda niyan, mag-blender na lang kayo ng mga ano, yung itlog. I-blender ninyo yung ano, kahit konti lang, malunggay. Saka niyo ihalo. Torta? Torta. Kaya, tantarin mo yung kamote, talbos ng kamote. Para masanay yung anak ninyo sa lasa. Lasa ng gulay. Yung karot. Tantarin mo yun. Mga bata niyo, marunong naman lumasa eh. Oo, kasi nasanay na nga sila sa ano. Pagkain masasarap. Pag may lasang gulay, ayaw niya.
Siyempre, mga magulang tayo, gusto natin ibigay yung lahat na masarap sa anak natin. Pero alam nyo ba, mas masarap, mas delikado. Bakit nga eh? Halimbawa na lang ang tubig. Hindi naman masarap ang tubig, di ba, pag ininom mo. Ay, nakatayin lang tissue, ma'am, please. Yun ang kailangan ng katawan. Oo. Eh, soft drinks. Masarap. Masarap yun. Juice, masarap yun. O yun ang lagi mong binibili sa anak mo. Chocolate. Naka-choco-choco na mga ganyan. Mga tetrapak na... Huwag naman chocolate lang. Sorry po sa chocolate. Kalisado ka. Yung, ibig sabihin yung mga tetrapak na mga maraming preservatives na yan. Okay lang yung paminsan-minsan. Pero minsan, kasi pag nag-grocery tayo, napakadami na ginugrocery natin. Mga pang isang linggo, dalawang linggo. So, yung anak natin, natitrigger yung ano nila. Pag nakita nila sa rep, marami pa kayo noon. Naku, ubusin nila yan. Sorry po, pinutol namin sandali kasi nagdadasal po sila dito. Bawal po kasi yun. Ayan, ano nabi pinag-usapan natin kanina, ha? Mga bata. Mga bata. Yung mga prutas, okay lang yan. Sanayin natin sila sa mga prutas. Mga pagkain na kung delikado, lalo na yung mga hotdog na yan. Kaya pansinin po ninyo sa mga niluluto namin, halos karamihan may isda, may mga gulay. Kasi yung anak namin dati, si Clark, yung bunso, dahil bunso siya, naiwan sa mga magulang ko. Sabi nila, kakain daw sila ng anong ulam ng mga nanay ko. Talbos ng kamote. Ang ulam ng anak ko, corn beef. Naalala niya. Pagdating niya dito sa amin, gusto puro dilata. Marami namang fresh yun. Bumili kayo ng karne, siguro, dalawang beses sa isang linggo, o minsan sa isang linggo, mas maganda. Chicken, yung... Hindi na po naubos to. Hindi na kinaya. Yung baka, naghang. Naghang na may utak ko. Natay ulit. Dessert muna tayo. Harap talaga ng champurado. Bopong kan dito, pag nag-sell sila, mura lang, 2.5 ano, dirhams per kilo. Per kilo. Yan ko sa atin kung magkano to. Mahal. Marami kasing source niyan dito eh, na pinagkukunan nila. Lebanon, Turkey, Egypt, Africa, meron ding India. Ang bilan ko kasi mama niya, takot sa ano, aeroplano. Baka rin kasi pag sa kanya buhay pa siya eh. Pagbaba patay na. Pagbabangkay na siya eh. Nanay ko naman sobrang lakas ng loob. Sabi ko nga, mama, kuha kita ng passport. Ay, nako! Huwag mo kong... Ayan, sa kanya. Bakit? Nakita mo yung ano, si Kunto niya, yung... May nakilala siya. Kumari niya. Ay, nag-abroad na yung mga anak eh. Siyempre, natutuwa rin yung mga anak ng mga pasyal sa Amerika daw yung nanay. Din lang ngayon, pinag... Inayos yung mga passport, visa, namipad na. Siyempre, yung... Nanay siguro, hindi naman sinabi sa mga anak na takot sa aeroplano. May sakit pa. May sakit pa. Hindi, malamang yung na-etake yung mahal. Oo.
Okay. Nung sinakay buhay pa, nung binaba, bangkay na eh. Ayaw niisip ng mama ko. Ayaw niya. Kahit nung alam, nalaman niya ng taga-never see ha ko, sabi niya, layo-layo naman. Sabi niya, layo-layo na pang asawa mo. Kasi nga, ano sila, Bicol. Pero nagpunta din siya sa amin. Yung malakas-lakas pa siya. Oo. Nagpunta sila ng gano'n kong lalaki. Paano po? Sige po, paalam na. Ngayon po, marami pong tira ito eh. May babalikan pa kung mamaya. Talaga kinaya eh. Darating pa si Kuya Clark. Siguro nalipasan kami ng gutom. O yun eh. Nalipasan ng gutom sa baldampot. Wala ayan. Kaming kakampi na umubos nito eh. Kami lang dalawa. Yan ang hirap ano. Kapag dalawa na lang kayo. Babalik ka rin sa simula. Nung una tayong kinasal. Babalik din. Pansamantala yung buhay niyo may pamilyang may mga anak eh, no? Oo. Kasama ninyo yung mga anak ninyo. I-enjoy na ninyo yung mga anak ninyo, lalo na pag maliliit pa, naakap nyo pa, maliliit pa, napapahalik nyo pa sa inyong... Papasunod nyo pa. Papasunod nyo pa, tama. Uwi kayo ng maaga, uwi pa rin yun. Mm-mm. Pag malaki na. Pag malaki na, iba na eh. Uwi ng maaga na. Oo, maaga nang umuwi. Pag pinagalitan mo, nako, sila pang galit. Mas unang magalit. Tumahimik na lang, atakihin ka na lang. Atakihin ka sa galit. Manahimik ka na lang. Wala talaga. Nasa mga anak na kasi yan eh. Nasa mga anak yan kung susunod sa mga magulang. Pero wala namang hinangad yung magulang kundi mapabuting ka nalang mga anak. Tama. Di ba? Tama. Pero pagdating na may nangyari na masama, hindi po rin sila matitiis. Oo. Pag tumakbo sa'yo, hindi mo rin matiis. Saka sa mga anak rin ang takbo eh. Sa pamilya din eh. Sa pamilya din. Kaya kung merong mga anak na nanonood sa amin ngayon, makinig kayo sa magulang ninyo, makinig kayo sa payo ng magulang. Kasi walang masama sa pagsunod. Eh ba yung kanta na naging tong aral, yung payo ng magulang yun eh. Hanggang sa paglaki mo, dala mo yun. Tama. Hindi po yung pagpalit ng ano yun eh. Ng pagkain. Ang magulang ay magulang. Kaya sa ating lahat, mahalin natin ang ating mga magulang. Bago tayo magtapos, mahalin natin yung ating mga biyanan. Dahil kung wala yung ating mga biyanan, wala din tayong asawa. Yun lang. Yun lang. Oo naman. Totoo yun. Mahalin mo yung ano, yung biyanan mo kasi pagpapakita ng paggalang. Tama? Correct. Sige po. Sige po, paalam na. Paalam na bago po tayo magkaiyakan. Kita-kita po ulit tayo bukas. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa amin, subscribe na po kayo. At doon po sa mga patuloy na nanonood sa amin, maraming salamat po. Mula po sa amin, saka sa kay Clark, thank you po sa inyong lahat. Sige po, bye-bye. Kita-kita po ulit tayo. Appear. Papa. Uy, bang muna ako? Hahaha.
Love you.